Formal ng nanumpa ang mga bagong halal na opisyal ng lalawigan ng Quezon sa isinagawang inaugurasyon at panunumpa sa katungkulan para sa taong 2019 to 2022 nitong ika-30 ng Hunyo sa Quezon Convention Center dito sa lungsod ng Lucena. Naunang nanumpa kay Regional Trial Court Executive Judge Dennis Galahad Orindain ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan na sino First District Board Members Alona Obispo at Claro Talaga. Second District Board Members Elizabeth Cho, Ina Liwanag at Romano Franco Talaga. Third District Board Members Donaldo Jet Suarez at Reynan Arugansha at Fourth District Board Members Isaías Ubana, Rodora Tan at Derek Magbuhos. Sinundo naman ito ni 2nd District Representative Congressman David C. Suarez, 3rd District Representative Congresswoman Aleta Suarez, Alona Party List Representative Ana Marie V. Suarez, Vice Governor Samuel Samnantes, at Governor Danilo Itorma Suarez. Sa pananalita ni Governor Danilo Suarez, una siyang nagpahayo ng pasasalamat sa kanyang mga kalalawigan na nagpakita ng pagtitiwala sa kanya upang maging bagong pinuno ng lalawigan ng Quezon. Ikalwa, kinilala niya ang mahusay na paglilingkod na naihatid ng administrasyon ni Congressman David Suarez bilang gobernador sa loob ng 9 taon o 3 termino niyang panunungkulan sa probinsya. Ang pagpapalawak ng serbisyo ng health coupon para sa libreng pagpapagamot ay isa rin sa tututukan ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng pagdadagdag sa kasalukuyang halaga ng mga health coupon at pagpapalawak ng mga serbisyo at benepisyong sakop nito. Ang kasalukuyang ipinatatayo ng Quezon Coconut Research and Development Center sa Bayan ng Katanawan ay isa sa mga solusyon ng pamahalaang panlalawigan upang matulungan ang mga magsasaka at magniniyog sa probinsya. Sa tulong ng mga eksperto mula sa Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture, DOST, DTI, at Office of the Provincial Agriculturist, tututukan ng makabagong pasilidad ang pag-aani at paggawa ng iba't ibang karagdagang produkto na mula sa niyog na higit pang makatutulong sa industriya sa lalawigan. Kaugnay naman ang pagpapahalaga sa produktong niyog, ang Niyogyugan Festival ay ipagpapatuloy rin ng bagong administrasyon. Ayon sa gobernador, bukod sa malaking ambag nito para sa turismo, layon rin niyang maiukit ang nasabing pagdiriwang sa tradisyon at kultura ng lalawigan. Ang pagpapalawak ng aquaculture sa lalawigan ay isa rin sa mga nais palakasin ni Governor Danny Suarez. Layunin ng gobernador na mabigyan ng mga karagdagang pagsasanay at tulong kagamitan ng mga mangingisda sa ating probinsya. Naniniwala si Governor Suarez na ang pagkakaroon ng wastong edukasyon ay isa sa pinakamahalagang puhunan na nararapat pagtuunang pansin ng ating lalawigan. Dahil dito, patuloy ang tulong na ihahatid ng Serbisyong Suarez Scholarship Program para sa mga mag-aaral sa lalawigan na nais makapagtapos ng pag-aaral ngunit nangangailangan ng suportang pinansyal. Tututukan rin ng kanyang administrasyon ang patuloy na kaunlaran ng ekonomiya ng Quezon. Ayon kay Suarez, ilan sa malalaking negosyante at kumpanya sa bansa ang nagpapahiwatig ng kanilang interes sa lalawigan. Bilang panghuli, nagbaliktanaw ang gobernador sa kanyang pinagmulan bago siya pumasok sa buhay politika. Mula sa pagiging isang simpleng manggagawa, ibinahagi niya ang sekreto sa pagtamasa ng tagumpay sa buhay ay ang patuloy na pagsisika. Maria Janet Henablaso, Kapitolyo para sa Tao.